May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malung werpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. COMELEC, dinumog sa 5th araw ng paghahain ng kandidatura ng mga politiko mula sa Baguio at Benguet. Kaso ng COVID-19 sa La Union patuloy sa pagtaas. Mag-ina arestado dahil sa droga. Mga guro naging emosyonal sa mga mensahe ng kanilang mga estudyante online. Bagong mukha ng irisang dump site, silipin. At legalidad sa paggamit ng mga pulis ng body camera, alamin sa ikaw at ang batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Nadagdagan pa ang bilang ng mga politikong naghain ng kani-kanilang kandidatura sa Baguio at Benguet. Kung sino sila, alamin sa report ni Charles Limon. Naging matumal ang paghahain ng kandidatura noong nakarang 4 na araw sa Baguio at probinsya ng Benguet. Pero kanina, dinagsana ito ng mga politiko at mga kandidato. Buenamano ang partido ng Nationalist People's Coalition na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Muli siyang tatakbo sa pagka-alkalde. Kailangan matapos natin because 20 years from now, what's going to happen in the city of Baguio? And that is our goal, to be able to solve what's going to happen in the next 20 years or 15 to 20 years or 30 years from now. And the only way to do that and to make sure na masustain namin yung program, I am compelled to seek for re-election para tuloy-tuloy yung aming mga programa. Sinagot naman niya ang pagtanggi nito sa napabalitang pagtakbo sa Senado. Pero alam ko naman yung limitation ko. Ano? And besides, the reason why I ran in the during my first term was because we want to build a better Baguio. Naghain din kanina ng COC ang mga tatakbong councilor sa ilalim ng Alyansang Aliping Dumogan o Alidum. Kabilang dito sina Councilor Mylenia Ranon, Councilor Isabelo Popo Cosalan, at si Councilor Arthur Aladio. It seems that my program for the city, some of them were started and some of it are to be introduced yet. Lalong-lalo na sa legislations ng para sa mga karapatan ng person with disabilities, cooperative employment at saka sa livelihood. Sa Benguet naman, naghain kanina ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa ilalim ng United Benguet Party ni Congressman Eric Goyap. Tatakbo siyang congressman. Tulad ng sinasabi ko dati, gusto kong ipagpatuloy yung mga ginagawa natin and syempre po, nakita naman natin yung tandem namin ni Governor Diklas, talagang lalo na ngayon may pandemic, marami tayong tinutulungan at hindi tayo pwedeng basta-basta lang iwan natin yung probinsya sa gitna ng pandemic. Kampanya, lagi ko sinasabi, hindi ko kailangan mangampanya. Ang gagawin ko lang, kung ano yung ginawa ko from day one na pumunta ako dito, natulong, at syempre yung mga pangangailangan dito sa probinsya, dinadala natin, yun lang rin yung gagawin natin hanggang pong mag-eleksyon para ano po tayo, dire-diretso po. Kung ano yung ginagawa natin, yun lang po. Naghain din ng kandidatura si Governor Melchor Diklas para sa pagka-gobernador. Para matuloy natin yung mga ginagawa natin sa province, so nag-file tayo uli for re-election for hopefully for second term. So nag-file tayo bilang PDP Laban. PDP Laban. So dati naman tayong PDP Laban nung time pa ni Apo Pong Juan. So PDP Laban pa rin tayo. So may isa pa lang tayong isang local party, yung United Benguet Party, accredited na ito. So yun ang ginamit ng mga kasamaan natin.
So, pero magkokoalis din yan, so consider din din sila na PDP. Tatlong araw na lang ang nalalabi para sa filing ng COC sa Halalan 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, hindi pa rin maawat ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng La Union. Magbabalita, Ren De Guzman. 20 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bayan ng Caba. Sa kasalukuyan, nasa 150 na ang active cases. Ang nagkocause naman ng increase ng COVID-19 ngayon ay dahil yung ibang munisipyo o towns kasi nag-change na po ng ano nila, ng condition, like nag-ECQ yung iba. So ang tendency, lalo na yung mga may relatives naman, umuuwi sila dito sa Caba. Kaya yun, nag-i-influx tuloy yung mga outsiders. Tapos dumami na rin po dito sa province of La Union ng mga Delta variant. So yun ang isang cause kasi nagka-clustering of cases na po tayo. 304 naman ang active cases sa Bawang, 389 sa bayan ng Agoo, 1,430 sa San Fernando, 171 sa Naguilian, 225 sa San Juan, 286 sa Bacnotan, 113 sa Rosario at 127 sa Balawan. Sa kabuuan, nasa 3,708 na ang active cases sa buong La Union. Nasa ilalim pa rin ng iba't ibang level ng community quarantine ang mga bayan ng La Union na nagsimula noong unang araw ng Oktubre. Sa bayan ng Caba, panay ang paalala ni Dr. Apalo na sumunod sa mga health protocols at magpabakuna na para maiwasan ang pagkalat ng sakit. So ang increase po, kaya po din tumataas ay dahil po sa, well, probably yung labas ng labas na hindi naman necessary na paglabas ng mga tao. Plus yung mga hindi po gumagamit po ng tamang face shield o yung paggamit at saka face mask. Imbis na yung tamang paggamit, binababa po nila doon sa kanilang below the neck. Kaya ganyan kung minsan. So ang kailangan po talaga yung PPE, social distancing, ganyan. At sana po yung huwag labas ng labas. At magpabakuna, yun po ang pinaka-importante po sa lahat para protected po sila. Ren De Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 8 ang arestado sa magkakahiwalay na anti-drug operation ng mga pulis, kabilang na dito ang mag-ina. Ang buong detalye sa report ni Christian Zamora. Pasado alauna ng madaling araw nitong Biyernes, nang malambat sa isang anti-drug operation sa barangay Kawag, Subic, Zambales, ang 33-anyos na most wanted sa gitnang Luzon. Kinilala itong si Rico Nipay. Nasa kote siya ng pinagsalib na puwersa ng Subic Municipal Police Station at ng Provincial Drug Enforcement Unit, Zambales. Bukod kay Nipay, nahuli rin ang kanyang 67-anyos na ina. Na-recover umano sa kanila ang 37 pakete ng hinihinalang shabu. May bigat na 39.9 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 203,000 pesos at 1,000 piso na mark money. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang panig ni Nipay. Mahaharap ang mag-ina sa reklamong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. Sa barangay Matain naman sa Subic, 6 ang arestado sa isinagawang bypass operation ng mga miyembro ng PIDEA Zambales. Ito'y matapos sa lakay ng PIDEA ang umano'y drug den sa Purok 4, Matain, Subic. Nasamsam sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo at nagkakahalaga ng 102,000 pesos, mga drug paraphernalia at mark money. Sasampahan sila ng paglabag sa RA 9165. Wala pang pahayag ang mga sospek. Christian Zamora para sa Luzon Headlines.
because of the experience ng tokhang o yung mga maraming namamatay in the implementation of search warrants or warrants of arrest, the Supreme Court has decided that lahat ng searches, lahat ng warrants of arrest shall now be implemented with the use of a body cam or body camera by the law enforcers, whether police, NBI, CIDG, etc. Ito ay pursuant to Rule 4, Section 3 of Administrative Order 21-06-8, or otherwise known as the Rules on the Use of Body-Worn Cameras in the Execution of Warrants. At ito ay inissue ng ating Korte Suprema noong June 29, 2021. The use of body cameras, ang official name is body worn cameras, is in ensuring the arrest of persons subject of a search warrant or a warrant of arrest is to prevent a possible violation of privacy as well as to prevent the commission of unreasonable violence during the implementation ng search or search warrant or warrant of arrest. Siguro ang tatanungin nila sino ang merong custody ng recordings na done during the implementation of the search warrant or warrant of arrest. Doon sa circular, ang sabi nito yung data custodian of the law enforcement unit employing the officers wearing the body cam, no, shall be in custody of the recordings captured in the device. At sila lang ang pwedeng magkaroon ng custody. At ito ay provided for by Section 4. Sino ang pwedeng mag-view ng recording na yan? So, sino ang pwedeng manood sa recording? Number one, yung person who is the subject of the recording or his or her counsel. So, the moment na-implement yung warrant sa'yo or na-implement yung search warrant sa'yo, after the process, then you can demand actually na panoorin mo yung recording doon sa body cam ng mga law enforcers. Pag minor naman yung subject of the body cam recording, the parents, guardian, or counsel of any minor subject of the search warrant or warrant of arrest. Pwede rin yung spouse, next of kin, legally authorized designated guardian, or the representatives of a deceased person can have access to the recordings of the body cam. Of course, the government employees or the law enforcement agencies, meron din silang access dito sa recordings na ito. And kasama ba ang media sa mga pwedeng mag-request ng footage ng body cam? Unfortunately, sabi ng Korte Suprema, hindi sila kasama sa mga listahan ng authorized persons to view the recordings in the body camera. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga guro, naging emosyonal sa mga mensahe ng kanilang mga estudyante online. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal,
spicy samgyeopsal, tender flavorful moxel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekkis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyeopocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Paldi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Paldi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA, proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin nang hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Isang pahid ka lang. Kain mo lang out sa pow! Sa pagdiriwang ng Teacher's Day, binigyang pugay at binaha ng mensahe ng pasasalamat ang mga guro. Magbabalita, Ren De Guzman. Pugay at pasasalamat ang hatid ng provincial government ng La Union at ng mga lokal na opisyal sa mga guro ngayong pagdiriwang ng World Teachers Day. Nagbigay din ng pasasalamat at Teachers Day message ang Department of Education Region 1 sa 5th Virtual Oath-Taking Ceremony. Ang iba't ibang paaralan naman ay nagpaabot din ng pasasalamat sa mga huwarang guro. Hello to my dearest teachers, educators, instructors, and second mothers and fathers of this new transition. I am Jess Caducano of Bachelor of Science in Nursing 3B, and I admire all of you.
Nag-post naman ang mga estudyante ng kanilang mga litrato at video kasama ang kanilang mga guro. Happy. 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 Happy World Teachers Day. We know that thank you is not enough for all the sacrifices you've done for us. According to Henry Adams, a teacher's affects eternity. He can never tell where his influence stops. Bilang isang guro, napakasaya at nakakagaan sa pakiramdam ang bawat pasalamat at mga papuri mula sa mga minamahal naming mag-aaral, mga magulang, at sa iba't ibang ahensya, mapapublic o private sectors. Bilang naging isang guro sa pribadong paaralan dito sa bayan ng Kaba, naranasan ko pati ng mga kasamahan ko ang hirap at sakripisyo ng bawat isa, lalo na sa pandemyang ating nararanasan. Dasal niya ay ang katatagan ng mga kapwa para sa kinabukasan ng mga bata at ng bayan. Lagi po nating tatandaan na tayo ay isang pundasyon ng bawat mag-aaral. Mabuhay po tayong mga guro. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naging emosyonal naman ang mga guro sa mga mensahe ng kanilang mga estudyante online. Magbabalita, Christian Zamora. Hindi nahadlangan ng pandemya ang dedikasyon ng mga guro upang maihatid ang dekalidad na edukasyon sa kabataan. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang World Teachers Day, kaya naman ang mga estudyante dito sa Tarlac, kanya-kanya ang gimmick upang maihatid ang mensahe para sa kanilang mahal na guro. Thank you po. Happy Teachers Day. Hi, Ma'am. Happy Teachers Day po. Happy Teachers Day po, Ma'am. Thank you po sa pagtuturo sa amin. Sa bayan ng San Manuel, isang punong guro ang nag-alay ng awit para sa mga makabagong bayani kung ituring. Happy Teachers Day sa inyong lahat. Kami nagagalak sa inyong patubay sa aming mga anak. Happy Teachers Day sa inyong lahat. Lahat tumutupad, responsibilidad, isulong edukalidad. Samantala, may mga tumulong at nagbigay kagamitan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng Tarlac. Si Mr. Elite International Title Holder Frank Salmo nagbigay ng mga bond paper sa mga paaralan sa Mayantok at Kamiling. So nagkaroon nga po ako ng kauna-unahang proyekto bilang Mr. Elite International 2021. Ito nga ay ang Bond for Love, a bond paper giving project na kung saan makakatanggap ang mga chosen public school dito sa Western Tarlac. Ito ay ang Kamiling Central Elementary School, Mayantok Central Elementary School, Sorgi Integrated School at Busood Primary School. Sa ilang paaralan naman sa Kapas, namigay ng bond paper para sa mga modules si SB member Alex Espinosa. Malaking tulong po yung translator dahil napakalaki nung ating school. Mabilis din tumulong yung mga weeks dito. Meron kaming translator pero kulang din. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Susunod, silipin ang bagong mukha ng Irisan Dam Site sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa pow! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Did you own builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pauldi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pauldi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pauldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ipinasilip ang bagong mukha ng irisan dump site sa Baguio City. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Sa pag-usad ng rehabilitasyon ng irisan dump site, plano itong gawing parke. And we will continue to develop it further. At the same time, nakakuha na tayo ng bagong contractor to manage yung ating MRF, yung itong ERS natin. So this time, it will be a functional ERS. Na it can, dati-rati, ang na-process lang nito is 10 tons. Now, pag natapos yun, by November, it can already process about 30 tons. Tapos, merong isang grupo rin from the private sector. This is the upcycling group, Baguio Upcycling Group, na they will also showcase their upcycling. So, sila rin ang isa rito na this will also serve as an upcycling park. Sa ipinakitang plano ng Metro Waste Corporation, plano itong legyan ng edible garden at greenhouse para sa mga bisita. Ibibida din sa parke ang mga kagamitan at mga obra na mula sa upcycling. Target din ng contractor na maging fully operational muli ang ERS machine ng lungsod para sa recycling ng mga nabubulok na basura. Dahil sa karagdagang plano, kumbinsido na ang Environment Management Bureau o EMB na alisin na ang writ of kalikasan sa irisan dump site. Doon sa mga contractor, malaki investment nila doon. Ano? Initially, alam ko, aabot sila ng mga ang investment doon, this
initially mga 15 up to 20 million. So malaking investment din sa kanila yon. Ang maganda naman nun is they will be converting yung organic into fertilizer. Doon sila makakabawi ng kanilang revenue. And at the same time, pati rin tayo, meron din tayong share doon sa revenue nila. Sa Nobyembre, target ng Metro Waste simulan ang pagproseso sa mga nabubulok na mga basura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.